Nandito tayo sa chapel, sa sementeryo ng Katoliko. At ikalimang araw sa pagbisita natin sa mga puntod, dahil tradisyon na ng simbahang Katoliko na inanyayahan tayo sa banal na simbahan na magbisita as part sa ating credo, communion with saints, sa mga banal na kaluluwa sa purgatorio. Walong araw mula sa pizza 1 ng Nobyembre hanggang pizza 8. So, kalima na natin na pagbisita ngayon at manalangin. Dahil bahagi sa teaching ng simbahan, we are not Bible alone. Ang aral ng simbahan na pagkatapos ang tao'y mamatay, may dalawang patutunguhan, langit o impyerno. Pero asan na yan ang purgatorio? Ba't may purgatorio? Ang ating panalangin, di na yan makapagbago sa eternal destiny ng kaluluwa. Pero bakit kailangan manalangin tayo para sa mga kaluluwa sa yumao? Dahil ang requirements para makapasok sa langit, sa pahayag kapitulo Revelation chapter 21 verse 27, walang sino mang makapasok sa langit kahit may kunting kasalanan. So, ibig sabihin, yung sinabi ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo 5:8 na yung purity of heart lamang ang makakita sa Diyos. So, kung namatay tayo na hindi lubos ang ating purity in heart, kita'y makakita sa Diyos. Doon na papasok ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa San Marcos 9:49 na ang bawat tao ay dadalisayin sa pamamagitan ng apoy. Meron palang dadalisay sa atin sa pamamagitan ng apoy. At yun ang binanggit ni San Pablo sa 1 Korinto Kapitulo 3:15 na idaan sa apoy at kung masunog ito, hindi tayo makatanggap ng ganti. Ngunit pag ito'y masunog, mawala ito, pero nakaligtas lang tayo sa apoy. So, yung sinabi diyan na apoy, hindi yan impyerno. Yun ang turo ng simbahan na purgatorio. At kung alalahan natin yung sabi ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo 5:26, ikukulong kayo doon hanggang mabayaran ninyo ang kahuli-hulihang bahagi sa inyong utang. Ngayon, kulungan lang ba ng mga buhay ang binanggit sa Biblia? Sa 1 Pedro Kapitulo 3, versikulo 19, ang ating Panginoong Hesus ay pumunta sa kulungan ng mga espiritu. May paliwanag doon, mabasa natin sa Spanish Bible sa 1 Pedro 3:19. A los tales predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noé la fabricación del arca. El padre se entiende por cárcel el purgatorio. Makatulong ba ang ating panalangin para sa mga kaluluwa? Noon pa man, sa lumang tipan, mabasa na natin sa ikalawang Makabeo, Kapitulo 12:41-45, na malaking tulong ang ating panalangin, ang pag-alay ng salapi para sa templo, para sa mga yumao. Kaya ito ang tradisyon natin, ito ang turo ng simbahang Katoliko, at paalala lang, inaanyayahan tayo na ang pagbisita sa mga puntod, hindi yan hanggang pizza 2 ng Nobyembre, kundi mula sa pizza 1 hanggang pizza 8. Maraming salamat po.